yun nga, sasabihin ko sa inyo, ito yung form na kailangan kunin, o kaya pwede naman kayo mag-print doon sa website ng MECO, pero hindi ko lang alam kung kaya nyong magpa-print, kasi sabi pwede naman daw, pero ako kasi kumukuha lang talaga ako doon sa mismong MECO. Pero dahil may mga moment na nagpupunta ako doon, so sinabi ko na yung pagkuha ng form. So ito naman yung mga requirements na kailangan pag nagpa-process ka ng dual. Iba to sa mga bata, yung minor, at iba din yung sa mga adult. So katulad ko, siyempre, ano ba yung pinakauna talaga na steps na gagawin mo? Una, hindi ka makakapagpa-dual kung wala kang Taiwan ID. So ganun, alam nga naman, diba? Pag sinasabing dual, ibig sabihin nun, may Taiwan citizenship ka na, may Taiwan ID ka na, resident ka na dito sa Taiwan. Pwede ka naman maging resident sa Taiwan, yung ARC magiging pwedeng resident yan, automatic, pero hindi ka Taiwan citizenship, magkaiba po yun. So ang Taiwan citizenship ay, meron kang Taiwan ID at meron kang Taiwan passport. So yun yung Taiwan citizenship na tinatawag. So bakit kailangan natin kumuha ng Taiwan citizenship, o bakit kailangan pa natin maging citizen sa Taiwan? So ibang topic na naman yun. Kasi mapapahaba na naman video natin dahil. Kasi ang topic nga natin dual, di ba? Mm-hmm. Dual talaga dahil. Okay, sa dual pala ng anak ko, alam niyo, ang kagandahan po sa dual ng aking anak ay ginamit ko po yung pangalan na gusto ko sa kanila. So kailangan lang natin takpan kasi for confidential matter. Okay, so ang kagandahan po dito sa kanilang dual, yan, kung makikita nyo po, ano siya, pangalan po na gusto ko, yan, yun na lang kasi hindi mahirap maganda. Ang gusto kong pangalan ay yung talagang same sa pangalan na ginagamit natin, hindi lang yung pinyin or hindi lang yung tinatranslate lang sa Chinese. Kaya yung pangalan nila dito sa Taiwan Passport 3. So yun yung kagandahan dito sa advantage pag yung talagang nailagay mo lahat ng pangalan nila ay tatlo. Yun, tatlo kasi ang pangalan na nailagay ko sa kanila. May pinyin, may Chinese, tapos meron pa rin siyang Chinese character. So, tatlong pangalan na nakalagay doon. Yung pinyin, yung Chinese character niya, at yung mismong pangalan ng same sa Philippine passport na pangalan at dito sa na nilagay. Kasi iba kasi ang Philippine passport natin, isa lang talaga ang ilalagay. Kung merong AKA ka man, doon nila nilalagay sa ibang page. Okay, doon nila nilalagay sa ibang page, pero dito kasi wala eh. Hindi katulad, yun yung hindi katulad sa Taiwan passport, yung buong pangalan o lahat ng pangalan na ginamit mo sa tao na to, nasa isang page lang. So yun ang structure nila, okay? So ito natin, so para alam niyo lang. So ang kailangan lang ha nung sa ano to, sa adulto, mga nanay, gusto magpa-dual. So kailangan meron kang form sa MECO kasi isasubmit mo yon, pinaka-importante yon. Handwritten naman, okay lang kasi tina-type naman nila ulit yon, okay? Tapos kukuha ka ng English version ng ating household. Okay, English version ng ating household kasi may Chinese version. So kailangan nila ng English with complete annotation, remark about the full details of the applicant's citizenship. So, lahat nun, nandun yung detalye. At pwede mo ma-revise ang iyong household kung meron ka mga changes, yung mga pangalan or mga ganun. Pwede mo lalagi i-revise yun. Importante, may supporting documents ka lang. So, nakatry ako ng ilang revise ako kasi yung pangalan ng gusto ko na ilagay sa anak ko, hindi basta-basta mailagay sa household na kung ano lang yung gusto mong ilagay, kailangan talaga nilang na supporting documents. Katulad ng birth certificate na nanggagaling sa kung saan mo siya pinanganak o yung sa hospital mismo. So, kailangan nila ng birth certificate na nakalagay talaga yung pangalan na gusto mo saka i-revise ni household. Kaya nakailang ganun na ako, mafan talaga. Pero kasi gusto ko kasi yung pangalan na katulad niyan, David John Ye, yung ganun. Gusto ko, yeah, kaya may mga Crystal Angel o Christian Angelo, yung gusto ko yung ganong pangalan, mailagay talaga sa Philippine passport. So, na-accomplish ko naman sa kasipagan ni Inday. So, for business purposes talaga, gusto ko ganon ang pangalan na ilagay kasi mga personal, may mga personal ano ako dyan, dahilan, okay? So, ang pangatlo naman ay kailangan ng oath of renunciation. So, natandaan mo ba nung nagpa-Taiwan ID ka, nung nagpa-Taiwan ID ka, 'di ba, i-surrender mo yung citizenship mo sa MECO, ika-cancel nila 'yon, o 'di ba? So merong oath of renunciation, merong copy doon, pwede mo siya i-photocopy kahit yung photocopy lang. So kailangan nun. At lahat naman ng mga documents natin may nakalagay naman kung anong klaseng documents 'yan. Okay? Basahin mo lang. At meron din tayong certificate of ROC naturalization. Bisaya talaga 'yan, dai. Naturalization, okay? Okay, kailangan din ng original plus 4 copy. So meron tayong original noon at 4 Xerox, okay? So, lagi kasi sinasabit sa MECO ay 5 kopya. Pero isa lang ang original. Tapos, kailangan manotarize siya sa attorney or district court, local district court, kahit saan meron po tayong mga designated na mga malapit na mga local district court, mga attorney, okay? Tatataka
kanyan sa likod, yung mismong papila yon, yung original at photocopy, may tatak sa likod yon. Importante yon. Di ba ang isasubmit sa MECO, laging lima? Isang original at apat na photocopy. Lahat po yon ay merong tatak sa likod, kaya huwag niyong kalimutan yan. At ang pangalawa, dalawa lang naman kasi ang tatak nun. Ang pangalawa ay authenticated by the MOFA. So, may tatak din yon. Una, kailangan tatakan sa district court or attorney. Pangalawa, sa MOFA, sa Taipei. Taipei lang po ang MOFA. Wala pong iba na MOFA. Kung meron man, Taichung or Kaohsiung. Okay? Hindi katulad sa district court kahit saan meron. Okay? Pang-apat yon, pang-lima, original PSA birth certificate plus 5 photocopies. Okay. So, ang hiningi dito, original PSA. Ah. Dati kasi NSO ang tawag. Ngayon, PSA. Okay. Philippine Statistics. Hindi ko na alam yung A. Basta, yon. NSO kasi dati. National Statistics. Ngayon, Philippine. Naging PSA. So, kailangan ng isang original at limang Xerox. If entries in the birth certificate is not legible, secure a record certification of birth from the office of the local civil register of place birth. Ah, hindi ko na alam yan. Kasi karamihan naman na nagpapa-dual, hindi ko na alam yan. Ah, hindi ko na ano dyan. Hindi ko na, pag may mga katanungan kayo, magtanong na lang kayo sa MECO for sure. O, diba? Baka kasi magkamali tayo dyan. So, original PSA, marriage. O, ano din to ha? PSA ha? Galing din sa PSA, marriage certificate at limang photocopy. Na okay, isang original at limang photocopy. Okay, lahat po 'yan ng mga sinasabi ko kailangan niyo anuhin. Ha. Kailangan niyo tatakan. Pero para sure, tanungin niyo ulit si MECO, ano ba yung tatatakan sa likod? Para sure, para hindi naman sobrang laki yung gagastusin niyo. Pero dito, so far ang sinasabi lang si naturalization ang patatakan sa likod, si naturalization, okay? Ang paanuhan na sa likod, okay? Wala pa namang ibang sinabi dito. Kaya tanungin niyo yung iba para sure ha. Ano ba yung kailangan tatakan sa likod? Okay, pang-pito, photocopy sa last canceled Philippine passport or any old Philippine passport, bio page, okay? So pag sinasabing bio page yung ano, yung ito. Itong ano lang yung kung ano yung detalye ng ano mo, nakalagay yung pangalan mo, yun yung bio page. Okay, so yung photocopy. Kaya kung meron kang Philippine passport, huwag mong itapon. O kung wala ka naman, kahit Xerox, kasi kailangan naman Xerox eh. Xerox lang naman. Limang kopya. Kaya kung ano mga ID mo, wag mo din itapon. Okay? So, Xerox lang ang kailangan limang kopya. Tapos, foreign passport, o kung meron kang Taiwan passport, tapos 5 photocopy. Okay? So, limang photocopy na naman at isang original. Ay, hindi, photocopy lang. Wala mang original. Pwede mo rin siyang dalhin. Dalhin mo para sure. So, limang photocopy lang ang kailangan. Tapos, pang-siyam, dalawang colored front view photo. Kailangan magpa-picture, 2x2, sabihin mo na lang sa photographer, with royal light blue background with a clear view of applicant's face taken within 3 months. Kailangan tatlong buwan prior to the date application. So, kailan ka mag-a-apply, dapat within 3 months yon latest. Hindi yung kung kailan kupong-kupong pa, di ba? Hindi kailangan, walang salamin, no eyewear, headgear, or mga, di ba, ano, dapat clear talaga face. Okay? So, pwede naman mag-makeup, wala pong problema yon. Okay? Kasi, nakalagay dito, kailangan kasi ng front view photo. Okay, yun lang ang kailangan, front view. Okay? Tapos ang pang-last ay photocopy of all Philippine government-issued ID. Kung meron ka mga UMID ID, PhilHealth card, driver license, postal ID, NBI, lahat kung meron ka mga valid ID dyan or existing, pwede mo siyang photocopy. Photocopy lang naman ang kailangan for passport reference. So, yun lang naman. Any valid ID niya mo sinasabi ko kanina, kailangan lang ng photocopy. So, yun lang po yun ang para sa ating reacquisition retention of Philippine citizenship. Okay, under RA 9225. Okay, ito yung mga alam ko na mga requirements natin sa ating padual. Okay? Kasi dito po sa Taiwan, 5 araw lang talaga ang processing ng padual passport. Pero dito sa Pilipinas, ay, ganun talaga. Hindi pa rin nagbago ang ating processing. Ganun pa rin. Mabahaba-haba. Okay? Okay, that's all for today. So, kung marami kayo katanungan, okay, stay tuned and don't hesitate to ask me kung kaya ko naman. Okay? God bless everyone!